delivering quality education, expanding access to learning, serving learners' learning needs, tackling challenges of the present time, supporting every learner's dream, reaching young Tagumbenos where they are today. From the music capital of the Philippines, advancing in the challenge of distance learning. Bringing you quality education straight to your home. Plug yourself in. This is DepEd TV. Tara na! Magandang araw at maligayang bati, mga magigiliw na mag-aaral ng Grade 12. Ito ang inyong paaralang pantelevisyon sa Pilipino mula Talantao Compre. Isang karangalan na makasama namin kayo sa pag-aaral sa pamamagitan ng telebisyon. Ako po ang inyong lingkod, Binibining Regine E. Cuenca, ang inyong guro sa araw na ito mula sa Tagum City National Comprehensive High School. Naway maging aktibo at nakaaaliw ang ating talakayan sa araw na ito para sa ating mag-aaral sa Grade 12 sa asignaturang pagsulat sa Filipino sa Pilinglarang. Ito ang ating aralin sa ikalawang linggo. Handa na ba kayong samahan ako? Halina't manood at makinig. Sabay-sabay tayong matuto at magkaroon ng hitik na kaalaman. Bilang pagsisimula sa ating talakayan, may mga gawain akong inihanda para sa inyo upang mahasa ang inyong kaalaman tungkol sa paksang pagsulat ng manual. Ihanda ang inyong mga activity notebooks, ballpen, at buksan ang inyong module sa pahina 6. Halina't tuklasin ang subukin natin. Para sa ating unang gawain, piliin ng tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi wasto ang ipinahahayag ng pangungutang. Ilagay ang inyong mga sagot sa inyong activity notebook. Simulan na natin! Unang bilang, maaari bang magtaglay ng mga ilustrasyon ang isang manual? Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama! Ikalawang bilang, nagsasaad ba ng panuntunan, kalakaran at proseso ang isang manual? Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Ikatlong bilang, hindi ba kailangan ng talaan ng nilalaman sa isang manual? Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Ikaapat na bilang, kadalasang formal ba ang paggamit ng wika sa pagsusulat ng manual? Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama.
at ang ikalimang bilang. Komprehensibo ang nilalaman ng isang manual. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Magaling! At para naman sa ating ikalawang gawain, piliin ang tamang letra ng iyong sagot upang maibigay ang hinihingi sa bawat pahayag. Unang bilang, ano ang tawag sa isang uri ng babasahing naglalahad ng iba't ibang impormasyon katulad ng mga alituntunin, paraan ng paggamit, proseso at iba pang detalye hinggil sa isang paksa na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa? Letrang A, talaan ng nilalaman. Letrang B, handbook. Letrang C, manual. Letrang D, appendix. Ang tamang sagot ay letrang C. Ikalawang bilang. Sa pamamagitan nito, nagbibigyang ideya ang mga mambabasa ng inisyal na pagtingin sa kabuuang nilalaman ng isang manual. Letrang A, manual. Letrang B, talaan ng nilalaman. Letrang C, handbook. Letrang D, appendix. Ang tamang sagot ay letrang B. Bilang tatlo, hindi ito nalalayo sa isang manual. Isang halimbawa nito ay hinggil sa mga benepisyo ng mga manggagawa. Letrang A, talaan ng nilalaman. Letrang B, handbook. Letrang C, manual. Letrang D, appendix. Ang tamang sagot ay letrang B. Ikaapat na bilang. Maaaring maglagay nito sa huling bahagi ng manual kung saan nakalagay ang iba pang datos na gustong idagdag na maaaring balikan ng gumagamit nito. Letrang A, appendix. Letrang B, manual. Letrang C, handbook. Letrang D, talaan ng nilalaman. Ang tamang sagot ay letrang A. Ikalimang bilang. Ano ang ginagamit na wika sa mga manual upang malinaw na maihatid ang mga impormasyong nakasulat dito? Letrang A, balbal. Letrang B, payak. Letrang C, formal. Letrang D, hindi formal. Ang tamang sagot ay letrang C. Napakahusay! Alam kong madali lang iyon para sa inyo dahil magagaling naman kayo. Ika nga, andito ka na oh! Nasa mataas na antas ng high school life. Ngayon, matanong ko nga kayo, ano ang inyong naiisip kapag naririnig o nababasa ang salitang manual? Ano nga ba ang manual? Ito ba yung nabanggit ng kapatid ko na turuan siya kung paano gamitin ang bago niyang biling gadget? Paano nga ba? Sa pagkakaalam ko, mayroong manual o guide na nakapaloob sa box nito. Kayo mga mag-aaral ng grade 12, alam nyo ba kung ano ang manual? Ang manual ay isang uri ng babasahing karaniwang naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang paksa. Maaaring tumatalakay sa mga tuntunin ng isang kumpanya o organisasyon. At gayon din ng mga paraan o proseso na may kinalaman sa paggawa, pagsasaayos o pagpapagana ng isang bagay o produkto. Kalimitang binabasa ang manual
upang magkaroon ng impormasyon tungkol sa isang usapin o bagay na ibig malinawan. Karaniwan sa mga kumpanya ay nagtataglay ng manual para sa mga empleyado upang magkamalay sa mga alituntunin at iba pang impormasyon tungkol sa kumpanya. Samantalang, ang iba't ibang produkto ay mayroon din nito upang maging gabay sa mga gumagamit nito. Komprehensibo ang nilalaman ng isang manual dahil naglalayon itong magpaliwanag at maglahad ng mga impormasyon tungkol sa isang bagay o paksa. Mayroong dalawang uri ng manual, ang User Manual at ang Employees Manual o Handbook. Ang User Manual ay kilala rin bilang Instructional Manual, User Guide, or Owner's Manual na isang manual sa paggamit na kalimitang kalakip ng iba't ibang produktong ito ay mga gamit sa bahay tulad ng mga appliances, mga gadgets at iba pang elektronikong equipment na nangangailangan ng paggamit para sa mga gagamit ng mga iyon. Ang isang halimbawa nito ay ang gabay sa paggamit ng Nokia 2310. Employee's Manual o Handbook o ang mga itinakda para sa empleyado ng isang kumpanya upang makapaglahad ng mga kalakaran, alituntunin at iba pang prosesong mahalaga sa kumpanya. Nagsisilbi itong gabay sa mga empleyado nang sa gayon ay magkaroon sila ng mga kaalaman hinggil sa mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng kumpanyang pinapasukan. Halimbawa nito ay ang handbook ng mga manggagawa ayon sa batas. Sa pagsulat ng manual, mahalagang malaman ang mga proseso ng pagbubuo nito sa tulong ng mga ilalahad na bahagi ng manual. Narito ang mga bahagi ng manual. Una ay ang pamagat. Nagbibigay ng pangunahing ideya sa kung ano ang nilalaman ng manual. Pangalawa naman ay talaan ng nilalaman. Nakasaad dito ang pagkakahati-hati ng mga paksa sa loob ng manual at ang paksa kung saan ito tinatalakay. Pangatlo, ang pambungad. Naglalaman ng paunang salita tungkol sa manual, gayon din ang mensahe o pagpapaliwanag tungkol sa nilalaman ito mula sa may-akda o sa isang taong may kaugnayan sa kumpanyang nagmamay-ari ng manual. Ang pang-apat ay ang nilalaman. Tumatalakay sa katawan ng manual sa mismong pagpapaliwanag ng mga gabay, pamamaraan at alituntunin. Panglima ay ang appendix. Matatagpuan dito ang mga kalakip na impormasyon hinggil sa manual katulad ng mga impormasyon sa pag-contact, mga tala at iba pa. Hindi pa tayo tapos. Pag-usapan naman natin ang mga mahahalagang punto na dapat isaalang-alang sa pagsulat ng manual. Ang una ay panatilihin ang pagiging tiyak sa kung para kanino ang manual, kung sino-sino ang mga gagamit nito. Dalawa, mahalaga ring panatilihin ang pagiging payak, maiksi at tiyak ng pagkakabuo ng mga ilalagay sa manual upang maiwasan ang kalituhan ng mga mambabasa. Pangatlo, bigyang halaga ang nilalaman ng manual, kung ano ang pangunahing paksang tinatalakay nito. Pang-apat, kalimitang binubuo ang manual ng pamagat, talaan ng nilalaman, pambungad, nilalaman at appendix. Pang-lima, gumamit ng angkop na larawan o ilustrasyon para sa madaling pag-unawa. Pang-anim, formal ang paggamit ng wika sa pagsusulat ng manual at maaaring kakitaan ng mga salitang teknikal na kinakailangan sa partikular na larang. Ikapito, nakapokus ito sa mambabasa. Kailangang matiyak na madali itong nauunawaan ng mga mambabasa ang mga inilalahad sa isang manual upang maiwasan ang kalituhan at kamalian sa pagsunod ng mga nakasaad dito. Mayroon
araw na ito. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Ngayon, susubukin ko ang inyong kakayahan sa pamamagitan ng isa na namang gawain. Ang tanging nyo lang gagawin ay sagutan ang mga naka-flash na mga katanungan at isulat ang inyong mga sagot sa inyong activity notebook. Mayroon lang kayong 30 segundo. Simulan na natin! Unang bilang, ano-ano ang layunin ng manual? Ikalawang bilang, paano ginagamit ang manual? Ikatlong bilang, ano-ano ang mga katangian ng manual? At ikaapat na bilang, ano ang kadalasang anyo ng manual? Ang galing naman! Lubhang napakasisiyo sa inyo ang naging diskusyon natin sa araw na ito. Ako ay lubos na nasisiyahan at ako ay inyong sinamahan. Laging tandaan, ang manual ay isang libro ng impormasyon o mga tuntunin. Mayroon itong dalawang uri, user manual at employee's manual o handbook, at mga bahagi tulad ng pamagat, talaan ng nilalaman, pambungad, nilalaman at appendix. Ang layunin nito ay maglahad at magpaliwanag, magbigay impormasyon sa proseso o tuntunin ng paggamit. Ang katangian ng isang manual ay formal, komprehensibo, tiyak, payak, teksti at madaling maunawaan. Ito ay may anyong pabalangkas, may limang bahagi, maaaring nakatupi at binubuo ng iilang pahina. Sigurado akong magagamit niyo ang mga mahalagang impormasyon na ating tinalakay kahit sa anumang sitwasyon. Pagpatuloy niyo sanang isaisip at huwag iwawagi. Sa puntong ito, sagutan niyo ang mga natitirang gawain ng inyong module sa pahina 15 hanggang 17. At dito nagtatapos ang ating masaganang talakayan. Naway marami kayong natutuhan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, Binibining Regine E. Cuenca, na mag-iiwan sa inyo ng mensaheng, may magandang kinabukasan ang taong may pinag-aralan. Ang buhay ay parang isang manual, maraming mga bawal na dapat iwasan. Sundin natin ito bilang gabay at pag-aralan para sa tuwid na kinabukasan.
pagyamanin ang sariling kaalaman. Kung mayroon ka nito, wala kang talo. Paalam!